Alright. So, finally, things are turning out for the better para sa inyo. Ibig sabihin ng rain for this message. No? A rain of blessings, umuulan ng biyaya, okay, will surely occur. Unfortunate occurrences can also be thought of as lessons that will strengthen your character. Don't be pessimistic. So, yung mga pagsubok, no, na na-experience nyo sa past circumstances nyo, mga unfortunate or mga negative occurrences or circumstances, magpapatibay sa'yo yan, no? You can thought of them as lessons, no? Lessons learned, ganyan. Na magpapatibay ng character mo, magpapatibay ng loob mo, magpapalakas sa iyo, mga kapiksi. So, it's also a blessing para sa inyo, guys, no? So, don't be don't be pessimistic, huwag masyadong nega, mga kapiksi, no? Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Taro. Ito ang ating OOTM, Oracle of the Month, mga kapiksi, para ngayong June 2023, para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung ating spiritual messages, ito yung ating para sa life messages, and then ito naman yung para sa love life natin, mga kapiksi. So, comment down below guys if naka-resonate kayo sa mga mensahe para sa inyo. Unahin natin yung spiritual message, guys. Transformation, mga kapiksi, nagkakaroon ng pagbabago sa inyo, nagkakaroon kayo ng deep healing, no, on a cellular level, mga kapiksi. So, things are changing for you. Ibig sabihin nito, guys, unti-unti na kayo naka-move on, naka-move forward, unti-unti na kayong nakaka-recover dun sa mga past circumstances nyo, especially kung yung past circumstances nyo is puro negative, mga kapiksi, nagkakaroon na ng healing, nagkakaroon na ng paggaling, no? Nagkakaroon na ng acceptance, forgiveness, nagkakaroon ng shift ng inyong perspective sa buhay, mga kapiksi, kaya nagkakaroon ng healing, okay? So, healing takes place kapag naiintindihan nyo yung sitwasyon, and then you start to accept it wholeheartedly, and then pinapatawad yung mga taong nagkasala sa inyo, yung mga taong nakagawa ng mali, and kayo din, no, you also accept yourself, and kumbaga you also forgive yourself for putting yourself in that situation na hindi kaaya-aya. Remember, mga kapiksi, it's your life, so ikaw din yung accountable and responsible sa lahat ng nangyayari sa buhay nyo, okay? So, alisin, guys, no, yung mga galit, anger, hatred, resentment, grudges sa puso, toxicities, no, kasi the more na nasa puso nyo yan, the more na naiipit kayo dun sa suffering, no? The more na napapatagal yung healing process nyo, alisin nyo yun, and then mag-focus kayo sa love and light, forgiveness, acceptance, being compassion, maunawain, mapagmahal, mapagpasensya, no? Para mapabilis yung inyong recovery. Sa ating channel, mga kapiksi, meron tayong self-love, subliminal, at saka Ho'oponopono subliminal, guys, no? Pwede nyo pakinggan yun para makatulong sa inyong healing process, guys, no? So, super dami ng success stories nun. Nakakagaan ng pakiramdam. Libre lang yun dito sa YouTube, mga kapiksi. Okay? So, yeah. Yan ang inyong spiritual message, guys. Comment down below if naka-resonate kayo dyan. Yung next message natin is para sa life messages nyo naman. Ito yung deck na gagamitin natin. Habang sinashuffle natin to, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course. It's a paid course, mga kapiksi, in-offer natin sa mga kapiksi natin na gustong yumaman, umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, maging successful sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, kapirahan in general. Especially, guys, if feeling nyo minamalas kayo, kahit anong gawin nyo sa buhay, kahit anong sipon nyo sa pagtatrabaho, sa pagninegosyo, hindi pa rin kayo nakakita ng pag-undad at pag-asenso. Ibig sabihin, may mga blocks kayo na kailangan nyo i-work on para magkaroon ng progress sa buhay nyo, okay? So, huwag na kayo mag-atubli, mga kapiksi, na mag-avail na kayo ng course na madami na yung success stories. Mag-send lang ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ito yung mga mensahe natin, mga kapiksi, no? Tingnan natin yung mga ibig sabihin nito, guys. So, una, we have the rain message para sa inyo.
Alright. So, finally, things are turning out for the better para sa inyo. Ibig sabihin ng rain for this message, no? A rain of blessings, umuulan ng biyaya, okay, will surely occur. Unfortunate occurrences can also be thought of as lessons that will strengthen your character. Don't be pessimistic. So, yung mga pagsubok, no, na na-experience nyo sa past circumstances nyo, mga unfortunate or mga negative occurrences or circumstances, magpapatibay sa'yo yan, no? You can thought of them as lessons, no? Lessons learned, ganyan. Na magpapatibay ng character mo, magpapatibay ng loob mo, magpapalakas sa iyo, mga kapiksi. So, it's also a blessing para sa inyo, guys, no? So, don't be don't be pessimistic, huwag masyadong nega, mga kapiksi, no? Yung mga painful experiences, temporary lang yan, no? This too shall pass. Learn to relax and enjoy, mga kapiksi, alright? And then, yung next message natin, guys, is we have the shield para sa'yo. Shield is protection. Mga kapiksi, okay? So, pag ano yung ipoprotect mo, mga kapiksi, no? This is your defensive measure para magkaroon, para ma-maintain yung harmony sa buhay mo. So, ibig sabihin, protektahan mo yung sarili mo against sa mga negative vibes, negative thoughts, negative emotions, negative influences sa surroundings mo na, alam mo, walang silbi sa buhay yung mga nega. yung mga bashers, ganyan. Yung mga maka-comment lang, maka-mema lang, di ba? So, pinaprotektahan natin yung sarili natin sa mga ganong klaseng tao, mga kapiksi. So, you also have to protect yourself sa mga marites, no? Protektahan nyo yung sarili nyo sa mga marites, sa mga unwanted circumstances, mga toxic na tao, toxic na balita, toxic na news, no? Sa paligid nyo, huwag yung hayaan na maka-apekto yun sa inyong perspective or sa inyong pamumuhay, mga kapiksi, okay? Always depend on yourself, no? You know yourself better than those people, mga kapiksi. So, huwag kayong makinig sa kanila, okay? And again, protektahan nyo yung sarili nyo against those negative circumstances, mga kapiksi, or negative influences sa buhay nyo, alright? So, walang space ang kanigahan sa buhay natin, mga kapiksi, okay? Alright, so comment down below, guys, if naintindihan nyo yung life messages na yan and kung naka-resonate kayo. And then, yung last message natin is para sa life, love naman. Ito yung deck na gagamitin natin. Habang sinashuffle natin to, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. So, if meron kayong mga specific na gusto nyo i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpa-coaching with me. Yung usual na nare-receive natin na request is love, yung mga gusto ma-okay sila ng kanilang mga SP. And then, sa career or money naman, pwede yung gusto nyo ma-promote, tumaas sahod, dumami customers, ganyan. Basta specific yung request, mga kapiksi, okay? Mag-email lang sa pinaypiksitaro@gmail.com. So, ito yung mga messages natin. This is healing, mga kapiksi, no? Relationship healing. Tapos, ito tingnan natin kung ano yung ibig sabihin nito. Pero, maganda ito kasi pares kayo na magkasama ng inyong partner or specific person. So, unahin natin to. Ayan, yung sinabi ko, healing. Imagine yourself and beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. So, pwede nyo imagine itong scene na to, guys, no? Or pwede nyo rin imagine na nasa loob kayo ng quantum bubble or nasa loob kayo ng bubble ng person mo. Parang bula ba? Ganyan. Bula or bubble. Ayan, nasa loob kayo ng person mo. Dalawa kayo, tapos protected kayo, no? And then, yung loob ng bubble, parang nagsha-shine lang siya, may ilaw, ganyan. And then, parang magkasama lang kayo ng person mo and magkayakap, ganyan, or whatever. And then, you feel na nag-heal yung inyong relationship. At the same time, you feel na parang protected kayo against negative circumstances or mga negative influences sa relationship nyo, mga kapiksi. So, you can do that as well, or you can just imagine this. Na parang ikaw ito yung SP mo, kaya ikaw ito yung SP mo, whatever. Pero ang importante is mayroong light, no, na nagsisilbing healing sa relationship nyo, mga kapiksi, okay? Syempre, sabayan nyo ng
positive mindset, forgiveness, no? Imagine na you're saying sorry, or imagine na nagsasorry sila sa inyo, and then you're saying I love you to your person, and then naririnig mo rin na nag-I love you siya sa iyo, ganyan-ganyan. So, yeah, as long as it focuses on healing para mapagtibay yung relationship nyo, mga kapisi, walang rule, walang specific rule, as long as magaan yung pakiramdam nyo using that technique, mga kapiksi. Alright? Pwede nyo rin pakinggan, guys, yung ating Ho'oponopono, kasi may, ano yun, no? Yung subliminal na yun for healing, at saka yung pampabate subliminal natin para sa forgiveness between you and your person. Mahi-heal din yung relationship nyo dyan, guys. Okay? And then, ito naman, mga kapiksi, tingnan natin ibig sabihin nito. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims. It simply allows and gives. So, bigyan nyo ng time na may bonding kayo together. At the same time, bigyan nyo rin ng time na meron kayong space na dalawa ng iyong partner o SP. Hindi yung, yung iba kasi, no, parang, Kapiksi, naka-online naman siya, sinisend niya lang yung message ko, hindi siya nagre-reply. Baka naman, ano, busy sa trabaho, o kaya naman baka walang signal, baka naman hindi makaload, ganyan. So, wag naman masyadong atatis na, mga Kapiksi, no? So, bigyan nyo ng space yung relationship nyo na mag-grow din as well, mga Kapiksi. Diba sabi nga nila, absence makes the heart grow fonder, naks. The more na hindi kayo nakikita, nagkakausap, di ba? The more na namimiss nyo yung isa't isa. And habang nandun kayo sa stage na, let's say for example, hindi kayo nagko-contact or hindi kayo nakikita ng person, ang usual kasi na iniisip nyo, naku, ano kayang ginagawa nun? Baka na ganito, ganito, ganyan, 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 no? Diba? So, imbis na ganun yung isipin nyo na lang na namimiss niya ako. Kahit hindi niya ako kinakontak ngayon, namimiss niya ako, iniisip niya ako, hindi siya mapakali. And very soon, tatawag din siya sa akin kasi namimiss niya ako, sobrang namimiss niya ako, diba? So, ganun, mga kapiksi, imbis na, naku, 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 diba? So, diba? Sobrang magkaiba eh, diba? So, yeah. So, yan yung mga messages para sa inyo for this month, Pisces. Comment down below, guys, kung saan kayo nakaresonate. Dito ba sa spiritual? Dito ba sa life messages? Or dito ba sa love life? Okay, so, don't forget to like and comment para sa ating energy exchange, mga kapiksi. Ito naman yung ating monthly taroscope for June, Pisces. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.